Hello, bravest dreamers. And I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon is magre-reaction lang tayo ng isang video kasi meron akong napanood na alam mo yon, parang grabe yung ginawang parang pagre-review or parang nakakabastos yung ginawang pagre-review ng copper mask. Yan, panoorin lang natin. Yan, panoorin natin pagkatapos ng intro na to. So yun na, bravest dreamers, umpisahan na natin. Run, i-play ko lang. Kita nyo yun, grabe no. Kumbaga, alam mo yun, alam kong parang matagal na to and binago na to. Alam kong maganda yung hangarin nito ni Doc Adam. Ayan, maganda naman yung hangarin niya. Pero the way siya na magturo ng isang pagkakamali is talagang, alam mo yun, nakakabastos talaga. And parang, alam mo yun, sobrang yabang dahil sobrang daming niyang supporters na mga Pilipino. So dapat, alam mo yun, maging thankful and grateful na lang sana siya. Hindi yung, alam mo yun, dahil siguro sa sobrang daming sumusuporta sa kanyang Pilipino is parang yumabang na and lumaki na yung ulo. So may tamang way naman ng pagtatama ng pagkakamali, which is eto, maganda naman yung hangarin niya. Kaya nga ang ginawa ng JC, di ba, binago na yung copper mask. So wala na yung butas dito. Pero tingnan nyo naman tong ginawa niyang pag-review dito. Tingnan nyo naman, oh. Ayan. Grabe, sinusulatan. Alam mo yun? Grabe. Grabe talaga. Alam mo yun, paano kaya kung yung ginagawa niyang ganito is gawin din sa products niya? Alam mo yun, kung ano yung mararamdaman niya bilang tao. Alam mo yun, actually masakit, nakakasakit siya. So, sana ako para lang sa akin, although napanood ko naman yung mga ginagawa niyang mga video, which is maganda talaga yung hangarin niya. So, ang sa akin lang, so wag sana lumaki yung ulo niya. Huwag siyang yung bastos na ganun kasi talaga nakaka-open siya, promise. So, sana alam mo yung maging humble lang siya, tapos maging thankful nga siya and grateful sa mga taong sumusuporta sa kanya. Kasi kung di niya babaguhin, siguro one day, kasi marami din masasaktan sa ma-open sa mga sinasabi niya. Although, maganda naman yung hangarin niya, pero dapat tamang way naman. Kasi kung tama naman siya and mali talaga yung ginagawa nung ni-review niya, so babaguhin naman talaga yon. So ganun lang naman yung mga tao eh. Ituloy natin. Grabe talaga. Grabe, nakakabastos talaga. Alam mo kung matinong tao ka or professional ka, hindi mo na kailangan gawin yung ganun eh. Yung sinusulatan mo yung products, yung copper mask, tapos lalagyan mo ng sigarilyo, 'di ba? Susulatan mo ng pentel pen kung ano-ano yung ilalagay mo. So nakakasakit talaga. Kumbaga, siguro may mga products din siya na binebenta. Paano kung ganun din yung gawin, 'di ba? So nakakasakit talaga ng damdamin. So totoo lang. So yun lang, sana wag siyang ganun kasi alam ko ang dami rin yung mga tinitira pa dito sa Pilipinas na mga celebrity natin. Parang meron ako napunod si Ivana, which is kung kikilalanin mo si Ivana Alawi, napakabait nun, okay? Ang dami niyang taong natutulungan.
Tulpo Brothers, 'di ba, tinitira din niya, which is pagdating sa ambag sa Pilipinas, sa dami nang natulungan. Yan, salute ako diyan sa Tulpo Brothers kasi ang dami talaga nilang natulungan, hindi lang sa salita, sa gawa, alam mo 'yan. So salute ako sa Tulpo Brothers. And sino pa ba mga tinitira pa nito? So kung yun sa mga talagang mga hindi nakakatulong na mga masama ang ginagawa, I'm not against them. Pero pag yung mga tao naman na nakakatulong, like yan, si Ivana Alawi, si Tulpo Brothers, yung JC Premier, sobrang dami ng taong mga na natulungan yan, na ambag sa Pilipinas. Kumpara actually dito kay Doc Adam na, alam mo yun, tumutulong siya sa salita lang, tapos nakakabastos. Kumbaga, kumikita talaga siya sa mga Pilipino kasi ang dami niyang mga supporters na mga Pilipino. So, sa akin lang talaga is ayokong sana hindi lumaki yung ulo niya, hindi siya maging mayabang, inwag din bastos, turuan ng tama ng mahinahon, 'di ba, yung tamang way. Kasi marami din naman doktor dito sa Pilipinas na talagang tumutulong ng totoo, like yan si Dr. Willie Ong, kung sino-sino pang mga doktor na talaga namang hindi naman kagaya ng ginagawa niya. So yun lang ang masasabi ko sa yun na Dr. Adam, baga sa akin lang sana ayun, wag lumaki yung ulo mo, wag mayabang kasi nga baka one day kasi sa dami mo ng mga tinitira o mga tao na yung mga nasasaktan, di mo napapansin. So sana maging humble ka lang and alam mo yun, tamang way yung gawin mo ng pagtuturo pagkakamali. So hindi naman namin na tinatago na nagkamali kami, kumbaga yun lang, ayusin lang kasi ayusin naman natin yan. And yung copper mask, diba, talaga namang ginawa siya, hindi naman for medical use. Kumbaga, nakasulat naman mismo dun sa box na not for medical use, diba? So, bakit ganun? Parang ang daming issue, ang daming lang ginagawang issue about sa copper mask, diba? And actually, dun sa copper mask, diba, yung may butas dito, actually, ginawa naman talaga yun dati kasi para lang sa droplets. So, wala namang, alam mo yung droplets na dito, pumunta dito sa butas tapos paakyat papunta dito sa bibig or sa ilong, di ba? So wala namang ganung droplets. Kumbaga, para wala na lang issue, matapos na tong issue na to na ginawa sa copper mask, talagang binago talaga ng JC, inimprove na. Kumbaga, so wala nang butas yung copper mask natin. So yun lang, tinamo na ginagawa naman ng paraan eh. Kumbaga, iniimprove, wala namang pag-launch ng isang product is perfect agad. So, laging mayroong meron munang pagkakamalian o problema, kaya nga nandun tayo sa ini-improve natin. Kahit nga malalaking company, di ba? Kahit yung mga, yung Amazon, yung Alibaba, yung Tesla, di ba? Malalaking company nung nag-launch siya ng mga kung ano man yung services o products nila, di ba? Meron pa rin mga pagkakamali or hindi agad perfect yan. So, ganun lang, mag-review lang tayo ng nas tamang way, yung hindi nakaka-offend, hindi nakakasakit ng damdamin ng tao, hindi nakakasira ng tao or ng company. So yun lang yung masasabi ko. Sana sa lahat ng mga inspiring vloggers and sa mga vloggers niyan, lalo na yung mga influencer na talaga ang lalaki na ng mga followers nila, ng subscribers nila. So maging tama tayong tao para ma-influence natin ng tama yung mga subscribers natin. So yun lang talaga, sana yung lahat ng mga vlogger is, alam mo yun, hindi lang nila tingnan yung para dumami lang views, dumami yung revenue nila, diba? Dumami yung kita nila, gagawa sila ng content na para lang sa ganun. So wag sana isipin natin lagi yung mga tao, kapakanan ng mga tao. So yun lang, so yun, Dr. Adam, actually, thank you kasi maganda yung hangarin mo sa pagtulong sa mga tao, sa mga Pilipino. So yun lang talaga ang gusto ko, na sana wag masyadong lumaki yung ulo mo, maging bastos. So, yun lang, kasi mahal ka ng mga Pilipino. Kumbaga, be thankful and grateful talaga, kasi aminin mo man sa hindi, ang laki talaga ng kinikita mo dahil sa mga taong nanonood at sumusuporta sa iyo. So yun lang, maraming salamat, and I hope na ipagpatuloy mo yan. So sana lang sa susunod is in the right way, yung hindi ka nakakasakit ng damdamin, hindi nakakasira ng isang company, diba, ng isang tao. So yun lang guys, maraming salamat, bravest dreamers.
And stay safe, God bless, and welcome to The Good Life. Bye!